Good morning, everyone. Today is July 22, 2020, and it's the third day of our school rollout on different learning approaches, parenting, and utilization of different apps for the delivery of distance learning via Zoom app. As we gather today, we will learn more about blended learning approach. So blended learning is an approach to learning that combines face-to-face and online learning experiences. Ideally, both online and offline will complement the other by using its particular strength. So later on, our speaker will give us more idea about blended learning. Before we start, let me introduce to you the people behind the said event. Our sharp-witted speaker today is no other than Ms. Virgie Z. Santos. Good morning, ma'am. And our energetic facilitators of the day are Ms. Marie Marara, Ms. Vivian Enrique, and yours truly, Cheryl Ann Dalisay. And now let's have a roll call to be led by Ms. Marie Marara. Kamute po, Madam Marie. Nakamute po tayo. Dalawa na ang din palit ni Doktora. Hello, everyone. Good morning. Before we start with today's session, we'll have a roll call. Please wave your right hand and say good morning. Then say your name and end it with the usual happy to serve. Let's start with our kindergarten teachers. Hello, good morning. Army M. Season. Happy to serve. Hello, good morning. Arian D. Palisok. Happy to serve. Grade 1 teachers. Hello, good morning. Miss Alvarez. Happy to serve. Hello, good morning. Marites de los Reyes. Happy to serve. Our grade 2 teachers. Hello, good morning. Priscilla A. Cruz. Good morning. Happy to serve. Hello, Lea B. Dalisay. Happy to serve. Our grade 3 teachers. Hello, good morning. Mercy S. Season. Happy to serve. Hello, good morning. Evelyn Viray. Happy to serve. Our grade 4 teachers. Vivian, ikaw muna. Hello, good morning. Vivian Enrique, for me advisor. Happy to serve. Si ano din? Madam Donya Del. Grade 4A advisor. Wala daw siya mojo, pero present po si Madam Ana Del Cruz. Okay, thank you very much. Our grade 5 teachers. Hi, good morning. Jinky M. Gonzalez. Happy to serve. Good morning, Marciliano V. Ramos. Happy to serve. Our grade 6 teachers. Virgie C. Santos. Happy to serve. Good morning. Good morning, Orlando B. Pantalyon. Happy to serve. Our relieving teachers. Hello, good morning. Cheryl Andalisa. Happy to serve. Wala kang voice. Okay. Marie A. Marara. Good morning. Happy to serve. Happy. Thank you very much, everyone. Have an enjoy the session. Thank you, ma'am. Before we start, let us hear the rules in Zoom meeting to be explained by Ms. Vivian Enrique. Good morning. For our Zoom rules, paki-unmute or mute kung meron po kayong sasabihin sa ating ano or tanong sa ating speaker.
Thank you, ma'am. And now, let us give the screen to our speaker, Ms. Virgie Santos. Okay, thank you. Pero, Madam Chair, before tayo mag-start, mag-post muna tayo para sa ating screenshot na grupo ng Happy to Serve. Ngayon, smile muna. Sige, smile muna. 1, 2, 3, smile. Okay, all right. Ngayon naman ay si Madam Kat, Madam Catherine, naka-off yung ano niya, video niya. Pasabi siya, sino katabi ni Madam Catherine diyan? Yan, okay. Mag-happy to serve post po tayo na magkakasama. Okay, 1, 2, 3, go. Happy to serve. Okay, thank you. Mag-share po ako ng screen. Hindi naririnig. Sige, sandali lang po. Sandali, ayusin ko bakit hindi naririnig. Kita po yung screen. Opo, ate. Opo, ma'am. Okay. Okay, ganito na lang. Sige, ang una, ano ba? Ulitin natin.
Meron po ang DepEd na sinabi na mga binigay sa atin na mga alternative delivery of delivery modalities. Meron po silang apat na in-introduce at bawat isa po doon ay may underlying types pa. Ang una po dyan ay ang face-to-face, kung saan ang face-to-face, hindi naman na dapat natin siyang aralin dahil hindi na natin dapat siya bigyan muna ng pansin ngayon sa ating seminar, sa itong webinar na ito, dahil nga po wala naman pong possibility na tayo ay magkakaroon nito. Pero dahil po sa balita kahapon na may posibilidad po na sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar, yung mga isolated, yung mga matataas na wala naman pong history of COVID or infection sa kanilang lugar, ay maaari po silang magkaroon ng face-to-face. At hindi rin po natin alam na dito sa ating SDO1 Pangasinan, sa ating division, ay magkakaroon din po tayo nito. Hindi po natin alam. Kaya maaari, nararapat lang na alamin natin kung ano-ano yung mga uri ng face-to-face na tinatawag. Mayroon tayong modified shifting of classes, kung saan ito yung sinasabi na mayroong magaganap na pagtitipon o klase ng teacher at pupil sa school, at yung kalahati naman ay gaganapin sa bahay. Magkakaroon ng home-based approach. At ang shifting of classes with dyadic teaching naman, or tinatawag nilang SCDT, dyadic teaching, ano ito? Ito yung kung saan ang isang classroom ay may dalawang teachers. Kunyari, sa grade 6, kami ni teacher Orly ay may 52 or 60 kami last year. Ganun pa rin, normal na bilang ng hawak ng teachers nung normal pa, nung wala pang COVID, ay gaganapin ngayon sa isang classroom with proper precautions, of course, observation of the safety protocols. At dalawa ang teacher doon. Kunyari, ang enrollment natin ngayon ay 52 sa grade 6. Kami ni Sir Orly, ituturo namin ang isang subject. Kunyari, ngayon ay oras ng English. Kami ni Teacher Orly, mag-i-English kaming dalawa. Technique na namin, strategy na namin, kung sino mag-i-discuss, sino mag-facilitate, ganon. Basta, dalawang teacher sa isang subject, hawak ang normal na bilang ng bata nung wala pang COVID. Sumunod ay ang ESM, Focused Teaching. Ano tong ESM? Yung English, Science, and Mathematics ay ituturo sa school. Other learning areas will be taught sa bahay. Yun po yung ibig sabihin po niyan. At ang sumunod ay ang reading, hindi ko alam basahin to eh, REMS, RES, silent M ba yan? RESM, Focus Teaching Elementary, kung saan ganun din po, nadagdagan lang po ng reading. Reading, English, Science, and Mathematics will be taught sa school, and the rest na learning areas like MAPE, APP, lahat na po ay ituturo po sa bahay. Ay, magiging modular po ang approach. Bali, ang mga parents na po ang magiging facilitator po doon. And then, sumunod po ay ang core specialized focus teacher. Ano po yung core? Yung mga core subjects lang. Ano-ano yung mga core subjects natin? Filipino, English, science, math. Hindi ko alam yung isa. Ano po yung isa? Lima po kasi ang core natin eh. MAPE? Sino pong nakakaalam ng core subject natin na lima? Aral Pan. Ay, oo. Thank you. Thank you, Sir Mario. Tapos, yun po. Yun po yung mga uri ng face-to-face na hindi po natin alam baka tayo doon. Tapos, ang ating division naman, yan yung sinasabi ko na isa. Distance learning po. Learning po ang offer ng ating DepEd. Itatalakay po natin yan dahil isa po yan sa napili ng ating division na gagawin natin. Ang blended learning naman po ay may halo ng face-to-face
distance learning and homeschooling. Pinaghalo-halo po niya dyan ang mga mga modalities. And then, homeschooling. Yung homeschooling naman po ay sa bahay talaga mag-aaral yung bata, magiging facilitator lang talaga ang mga teachers, kung saan bibigyan din yan at linaw ng ating school head sa Friday. Kasi yan po ang kanilang topic together with our PTA officers. Mayroon po tayong mantra sa ating session na kung saan tinatawag itong sinasabi itong no learner will be left behind. Yan po ang mantra ng division at ginawa na rin po or sinasagawa na po natin sa pamamagitan po ng pag-adapt lahat ng mga modalities na inintroduce ng ating division. Be left behind. So, ang ating division, ang ating mahal na SDS na si Madam Sheila Marie Iprincias, ito po ang kanyang naging mission or goal na i-cater lahat ng bata sa SDO1 Pangasinan na walang mali-left behind. Kung hindi po nila kaya o wala po silang kakayanan sa mga gadgets, mag-online, kaya po ini-introduce po sa atin ang paggawa po ng module or modular approach. Offering 5 learning delivery modalities is parents a chance to choose what's best for their children. Yan. Isa po dyan, yung 5, isa sa 5 na modalities na gagamitin po ng SDO1 Pangasinan teachers ay ang online distance learning. Una ang online distance learning. Ano po ba ito? Ang online distance learning, dalawa pong klase po ito. Ang una ay tinatawag nating synchronous at ang pangalawa ay tinatawag nating asynchronous. Pero bigyan muna natin ng linaw, ano po ba ang online distance learning? Sa online distance learning, aral ay bibigyan ng materialis o kakayahang makapunta access sa mga pinagkukuhanan ng mga ito gamit ang gadget na mayroong internet connection. Kaya po sinusulong din po ng ating school head ang pagkakaroon ng Wi-Fi connection sa ating barangay na kung saan hihingi po tayo ng tulong sa ating mga LGU na tayo ay suportahan o bigyan ng internet ang ating barangay na pangungunahan ng ating Teachers Club President na walang iba kundi si Sir Mario. Para po sa kanila yan. Para po makatulong din po sa atin pag synchronous na po ang gagamitin natin. Dahil ang synchronous po, hindi pa po finale, pero sinasabi na po na ang gagamit nito ay mga 4, 5, 6 teachers. Okay, ang synchronous learning modality, ito ay isang alternatibong pamamaraan ng pagtuturo na nangangailangan ng virtual na interaksyon ng guro sa kanyang mag-aaral. Magtatakda ang guro ng schedule kung saan sabay-sabay na mag-o-online ang mga mag-aaral. Gamit ang online applications tulad ng Google Meet, Zoom, Skype, or video call sa pamamagitan ng FB Messenger. Kung makikita nyo po, gamit na po natin ang Zoom. Kaya ibig sabihin, marunong na po tayo
mag-join ng Zoom meeting? At ilan po sa atin ay marunong na mag-set ng meeting sa Zoom? At yun po ang magiging activity ng mga teachers. Output ng mga teachers sa 4-5-6 ay ang pag-set ng meeting sa Zoom. I-screenshot lang po natin yung na-set nating meeting at isend sa ating GC para i-kukulage ng ating mga facilitators. At pwede rin po natin magamit ang Skype na kung saan pwede nating mahanap yung Skype app sa itinuro sa atin nung Monday ni Madam Evelyn sa using Microsoft Office 365. Nandun po yung Skype. Nandun din po yung Team, Microsoft Team. Pwede rin po nating magamit yon. Messenger po kasi ay limited, hanggang 8 lang ang kaya niyang hawakan. Kaya hindi po siya ina-advise na gamitin sa ating synchronous. Magagamit natin po siya sa pagpapadalhan po natin ng mga mensahe. Yung mga announcement, ganon. Tsaka yung mga link ng ating mga online class, doon po natin ipapadala. Kaya rin po, tayo ay pinakikiusapan ng ating school head at nire-request po sa atin na tayo ay gumawa na ng group chat ng ating mga eskwela. Ang grade 6 po, grade 5, alam ko po, mayroon na po kaming GC together with the parents. Kasi doon po natin sasabihin yung mga activities mamaya, later on, pag nag-start na ang ating klase. Gagawa rin po tayo ng, today sa Synchronous, gagawa rin po tayo ng Google Classroom. Sa Google Classroom kasi, pwede natin siyang magamit sa Synchronous, maaari rin natin siyang magamit mamaya sa Asynchronous. Kung paano, mamaya sasabihin ko po. So ito yung mga kailangan nating gamitin, Zoom. Kabisado na natin to. Iilan na lang ang kailangan mag-guide kung paano mag-set ng meeting. Napakadali lang naman po kasi pag nabuksan nyo po ang Zoom sa laptop, sasabihin lang po sa inyo, create or host a meeting, ganun lang, or join a meeting. Kung mag-host ka, siguraduhin lang na maganda ang reception ng internet para wala pong malfunctions or technical glitches. Ang susunod ay so, ang output po natin this morning ay mahahati. Sa synchronous, asynchronous, ang gagawa lang po niyan ay mga 4-5. Yung primary, iba po yung magiging output nila. Maya-maya po, masasabi po natin. So, sa ngayon po, bilang output din po na isa sa ating Zoom, nakikita ko po nakakapag-selfie na po kayo for attendance. Maganda rin po yun. At kung pwede, gusto nyo rin itry yung chat box po natin dito sa Zoom. Kung pwede, mag-send din po kayo ng pictures nyo dyan. Try lang po natin kung pwede mag-send ng pictures dito sa ating chat box. Yan po yun. At syempre, ang pagkukulaj nyan ay gagawin ng ating FASI. Thank you. Medyo inihintay natin to para mag-play yung second presentation kung saan matatalakay natin ang asynchronous. O, type pa rin po siya ng online distance learning, pero po ang pagkakaiba ay hindi po sabay-sabay ang paggawa or pagkikita-kita ng teachers at bata.
online distance learning naman, mayroong sariling schedule ang isang mag-aaral. Ito ay nakabatay sa kung kailan niya kaya at kung gaano kadalas niya kayang mag-online. Hindi po kasi lahat ng bata, alam niyo na hindi afford ang mag-internet or mag-coffee tuloy, magpunta sa cafe shop. So, ang asynchronous, sa kanyang sariling schedule, ang mag-aaral ay mag-u-online upang pag-aralan ang mga materyales na ibinigay ng kanyang guro. Ang kanyang paggawa ng requirements ay nakabatay din sa sarili niyang schedule. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa discussion boards or sa social media, kung saan maaaring mag-iwan ng mensahe o magpasa ng gawa kahit anumang oras. Isa dyan yung sinasabi ko kanina na Google Classroom. Gagawa po tayo talaga ngayon sabay-sabay. Kasi doon, pwede nating i-set yung deadline. Pwede tayong magpadala ng activity, tapos i-set natin yung deadline kung hanggang kailan, hanggang saan lang nila pwedeng gawin yung activity. So, matuturuan po natin sila ng sense of responsibility. So, isa rin po ang Quipper na pwedeng gamitin sa asynchronous kasi may mga modules sila doon na pwede nilang sagutan at ipasa na lang sa ating mga ginawang mga platforms tulad ng Messenger, Google Meet, Google Classroom rather, yung mga tapos po nilang nagawa. At ang DepEd Commons, isa rin po yan na platforms na magagamit po natin sa asynchronous. Magagamit din po natin sa synchronous. Depende po kung paano po natin siya gamitin being the teachers and facilitators. So, ang pangalawa, pero parang pangatlo, kasi nga ang online distance learning ay may dalawang type. Ang pangalawa po ay modular distance learning na may dalawa rin pong type. Kaya apat na po kaagad yon na modality, delivery of modalities na inintroduce ng ating division. Modular distance learning. Ang una ay printed. Ito yung pinapagawa na po sa atin. Sa printed modular distance learning, hindi kailangan ng anumang gadget upang makapag-aral. Tama po, kasi tayo po ang mag-provide sa kanila. At sagot po yan ng ating school. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng naimprintang module na kanilang pag-aaralan at sasagutan sa loob ng kanilang mga tahanan. Magtalaga ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagkukuhanan at oras ng pagkuha ng mga module. Ang mga magulang o guardian ang kukuha at hindi ang mga... Kaya po na tayo ay nasabihan na tayo ay mag-print na, maghanda ng mga module dahil sa Monday tayo ay magkakaroon ng dry run sa ganitong modality of delivery. At inihiling ko po na ito po yung output ng mga primary mamaya. Picturean ninyo po ang inyong mga sarili na kayo ay nagpiprint ng modules po ninyo at picturean ninyo na rin po yung na-download po ninyong modules. At yun po ang magiging output ng primary this afternoon. Ulitin ko po para malinaw. Yung intermediate kanina, ang magiging output po namin ay gagawa kami ng Zoom meeting na i-screenshot po namin. Gagawa rin po kami ng Google Classroom. Lalagay lang po kami ng subject. Sample lang po namin ang sarili. Alam namin gumamit ng mga yun.
Ang mga primary naman po ngayon ay magpipicture lang ng sarili habang nagpiprint ng kanilang module at picturean din po yung module na na-download po nila. At hindi naman po tayo magkakaproblema sa dissemination dahil magkakaroon tayo ng meeting with the parents on Friday. Maliwanag po ba yun? Nakuha po ba yun, mga kasama? Next ay ang klase ng modular distance learning ay ang tinatawag na digital. Ang digital modular distance learning ay para naman sa mga may gadget, ngunit walang internet connection. Paano po ito? Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files, soft copy, na nakapaloob sa flash drive o CD na kanilang pag-aaralan at sasagutan gamit ang kanilang gadget gaya ng laptop. Magtatalaga ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagbukuhanan at oras ng pagkuha ng mga ito. Medyo maganda po ito talaga kasi hindi na po natin kailangan i-print yung mga module na download natin. Ilalagay lang po natin ito sa ating USB, sa ating flash drive, at parang sa module din, pupunta ang mga magulang sa atin sa paaralan, dala ang kanilang mga laptop, kung laptop ang mayroon sila, at tayo na may flash drive, isasaksak natin sa laptop, isisave natin sa desktop nila yung mga activities ng kanilang anak. O kaya naman, sila ang may dala ng flash drive, o mas tinatawag natin kasi itong USB, dala nila yon, at isasaksak natin yung flash drive nila sa ating laptop, at isisave natin sa flash drive yung mga modules or activities na gagawin nila. Ganon din ulit sa pagpasa, isisave ulit nila sa kanilang flash drive, sa kanilang laptop, at kukunin po natin sa kanila. Parang ganun lang talaga sa modular. So, happen lang na hindi natin siya ipiprint dahil nakasave lang siya sa ating flash drive. Feeling ko naman, madali naman ito. Soft copy lahat ang kumikilos. Kaya lang, depende pa rin po yan sa ating mga bata. Kung ano. Lahat naman po tayo na teachers ay meron na drive eh. So, depende na lang po sa ating mga parents kung anong mas swak po sa kanila. Kaya, in-offer po talaga yan ng ating DepEd dahil pipili ang ating mga magulang kung ano yung mas maganda at mas nakakagaan sa kanila. At ang panglima ay ang learn from home. Ang learn from home na programa ng Division Office ay isang alternative delivery mode na kung saan ang mga mag-aaral kindergarten to senior high school ay gagawin ang mga gawaing iminungkahi o suggested activities. Actually, ito ginagawa na ng mga element ng mga kinder natin at mga SPG officers. Ito yung mga suggested activities. Gagawin po nila yon, learn from home, makilahok. Sa pamamaraang ito, sinisiguro ng Division Office na ang mga mag-aaral ay pinapatnubayan ng mga magulang at mga guro. Plain po dyan na tayo ay facilitators. I-message na lang nila tayo through messenger or cellphone. Kaya pag nagkaroon po tayo ng chance na makipag-meet up sa ating mga magulang, ay magkuhanan na po tayo ng mga numbers, cellphone numbers, para makapagtawag-tawagan na po tayo. So, yun po yung mga five different modalities na ano ba yun? Na in-introduce o sinusuportahan ng ating ang ating
gagawin. Sa ngayon po, sabay-sabay po tayo, kaya nag-ana po ako, i-share ko rin po ulit ang aking screen para makita nyo po paano po ba ang Google Classroom. Yan. Kasi activity yan ng mga grade 4, 5, and 6. Ang mga primary, hindi nyo naman po ito masyado pang kailangan dahil hindi sure talaga na kayo ay gagamit ng synchronous, pero maaari lang na manood. Dahil activity po namin ito na mga intermediate, ay ipapakita ko po kung paano po ito ginagawa. Pero natalakay na natin sa ating webinar kasi noon sa EdTech, yung paggawa po ng Google Classroom. Naka-attend po tayo, di po ba? Sino na ang may Google Classroom? Sa atin. May Google. Napanood po ba natin 'yan sa webinar? O hindi po, na-miss po natin po 'yon. Kasi hindi po lahat kasi ng webinar na atinan ko eh. Pero na nagkataon na atinan ko yung Google Classroom. So ganito po 'yon. Tingnan pasabi po pag nakikita niyo po ang ating screen. Tapos na po ang aking discussion. Papakita ko lang po kung paano talaga siya gagawin yung Google Classroom. Nakikita niyo po ba ang screen ko? Hindi. Stop share mo na ako. Okay, mali yung nakikita. Share ako ng iba. New tab. Kikita niyo po ba ito? Itong Google? Yes, ma'am. Nakikita po. Okay. So, nakikita niyo na yung Google ko. Nakikita niyo yung pinpoint out itong logo ng school? Kikita ba? Yes, nakikita po. Okay, pasabi lang ha. Kasi actually tapos na tayo ng discussion. Pinapakita ko lang po ito. Maaga po tapos. Mga 11 siguro tapos na tayo pag nagawa natin to. Mas magandang gawin na po natin yung output natin today. Screenshot para save na po mamaya. At afternoon po kasi instead na maggawa tayo ng output, eh mayroon pa po tayong gagawin iba. Ituloy po natin yung repacking, di po ba? Kaya sabay-sabay na lang po tayo. Sana po nakikita niyo po ito. Ang pipindutin ko po ay itong bilog-bilog dito. Anong tawag dito? Itong bilog, itong mga dot sa tabi ng logo. At hanapin ko po dyan yung Google Classroom. Makikita niyo po ha. Ang dali lang po kasi nandyan na yung Gmail, YouTube, kanya, Meet. Hanapin ko lang po yung classroom. Nasaan ba yun? Yan! Ito po yung classroom. Paklik po natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakalogin sa inyong mga account, maglogin muna po kayo sa ating Gmail. At hanapin po natin yung dot. Ah, sige. Ganito. Maglogin po muna kayo. Magbibigay po ako ng code. At sali po kayo doon sa code, doon sa classroom po para malaman ko kung alam nyo na pong mag-join ng class at mag-create ng class. So nakikita, kung nakikita nyo po talaga ang screen ko, mababasa nyo po itong create class. I-create po ako ng class. Mababasa po natin yan. I-check lang natin itong, wag na po natin pakialaman yung nasa taas, medyo magulo. Continue. Yan. Create class. Ang class po natin ngayon ay ano? Yung class natin? Learning modalities. Yan ang ating topic. AES pala. AES. ASEAN Teachers. Siyempre STAR. Subject natin, learning modalities. Learning mo. Sabayan nyo lang po ako. Kung kaya nyo po, kung malakas po ang inyong internet. Okay. And then room. Okay, lagay ko na lang room 1, whatever that is. Creating. Nag-create na po ako ng class. At isi-send ko, makikita nyo rin po yung code na ma... Yan, meron na po akong
Klase. Ano to? Okay. Ito po ang aking... Yan po ang isi-share natin sa mga bata. Class code. Mag-join nga po kayo para makita ko po. Yung mga primary most, mag-join na lang po. Kasi alam ko yung mga teachers po sa 4-5-6 ay gumagawa po sila nito dahil ito po ang kanilang magiging output, yung class. Pag-create po ng class, pag-create po ng subject, yun na, create class sa Google Classroom. Yan po ang kanilang magiging activity. So, ang participation po ng mga nasa primary ngayon ay mag-join po kayo dyan sa aking class code. Nakikita ba, Ti Vivian? Nakamute po kayo. Nakamute, Ti Vivian. Madam Virgie, student po i-click namin. Kunwari, estudyante po kami. Oo, kunwari, estudyante. Ma'am G. Pero nakikita niyo yan? Pwede naman Leia, na teacher ka na, tapos mag-join ka lang ng class. Kung gusto mo maging estudyante lang din muna, estudyante. Okay. Pero nakikita niyo yung code ko, yung screen ko. Ah, very good. L-O-2-G. Okay, thank you. Buti naman nag-function. Yes po. I-2-G-L. Yes. Maghintay lang ako ng sudyante ko. Nag-function ko ng ano. Yan. Para malaman po natin yung ano niya. Yung use ng Google Classroom. Hoping yung mga intermediate po ay nag-create na po ng kanilang class. Screenshot na lang po nila mamaya at isi-send sa ating mga FASIs. So, nakita na po. I-close ko lang po muna itong code. At tignan ko. Ayaw niya. Number G, ayaw po. Ayaw niya. Ayaw niya. Opo, ang sabi po dito, that code is valid. Make sure that it's the correct code. Ayaw niya. Eh, ganun ba? Bakit kaya? Yan yung mga magkakaroon po tayo ng problema pag nagbigay po tayo ng code sa mga bata ay baka hindi po siya nagpa-function. Mayroon po tayong setting na kailangan ayusin. Tingnan po natin siya. Atin kung anong problema niya, bakit ayaw niya. Ano to? Reuse post, load photo, coming view all. Hindi ko alam bakit hindi ma-join. Baka kailangang ibigay po yung link, tapos bubuksan namin. Ah, sige. Para sige. Ano? Sige nga, try ko nga itong link. Try natin siya. Nasaan yung... kung saan, nasaan na yung ano natin dito. Ngayon? Ayun, nasaan ang ating... Wala. Mag-chat ako. Nasaan ang ating chat box? Hindi ko ayun, participants. Ayun. Send ako ng message. Pwede natin. Hirap naman. Okay.
natin to. Sana eh. Okay, try natin yung other class. Excuse me. Meron po siyang sinasabi dito na communicate with your class here. Create and schedule announcement. Baka kailangan lag-schedule. Kailangan i-add kayo pero. Makakapag-share lang po ako sa inyo pag kayo ay naka-join na sa aking class. Meron po tayo ditong nag-hello ako. Wala pa po kasi kayo dito sa aking class. Kaya to all student, wala pa akong student, and hindi pa kayo nakapag-login, hindi pa kayo naka-add. Try ko nga kung i-add ko na kayo. Alam po kasi, pag ganito kunyari, nakapag-enroll na kayo, nakapag-join na kayo sa class, ang add dito ay i-add natin dito yung mga activities nila na gagawin. Try ko lang to. Yan actually ang link ng klase natin ngayon. Nakikita nyo. Pero ipapakita nyo pag jo-joinin kayo. Dito yung add button na kung saan yan yung activities nila. Try akong mag-Google Drive. File. Ibuka ako ng file. Ng modules. Kunyari may module. Kasi nakapag-download na rin ako ng module. Eh. Mag-download ako. Ganyan. Insert ko. Yan. Hindi ko lang siya ma-post. Why kaya? Ayun, ayun. Makita ko yan. Try natin siya. Kung ano yung nakapit ko. You don't have permission to attach this file. Would you like Classroom to create a copy in your drive and attach it? Ah, bakit ayaw ma-share yung module ko? Yan, posting. Yan, o diba? Kung ayaw niya, itinuloy-tuloy ko lang para ma-post. At yan na yung ida-download ng bata at aaralin niya sa kung kailan mo itinalaga yung deadline. At mag-set ka rin ng sana po dito yun. Ako, kailangan natin aralin to masyado. Sa amin na 4-5-6 pala, ikabisado ito. Kasi dito natin, ito yung mga magagamitin natin maliban sa Zoom, Google Classroom tayo. Para sa asynchronous. Kasi dito natin dito tayo magpapadala ng modules. Dito rin po tayo. Dito nila kukunin yung mga batang nasa asynchronous yung model nila. Pero hindi kayo makapasok sa aking class. Ito yung naging problema din nila Sir Marcy tsaka si Ma'am yung babae. Yung problema nila, hindi ma-access yung code na ibinibigay nila. At hindi rin po nila nasolusyonan yun. Sinabi na lang na siguro dahil din sa internet problem, mabagal.
supposed to be dapat kasi nagfa-function yan eh. So, tingnan po natin. To-do list. Sige nga. Bukan natin maglagay ng gan natin yung setting po. Setting. Change your password security and access their Google services. Okay naman. Wala namang problema sa setting. Naka-on naman sila. Naka-join ako doon sa ano? Yan, sa class nyo, ma'am. Talaga? Tingnan ko nga. Try to look at it. Tingnan ko nga ang aking sudyante. Ayso nga. Try nyo baka signal lang kayo hindi kayo naka-join. Mag-hi ka nga, te. Oh, yun. Baka nga signal talaga. Kasi yun din ang sinabi. Actually, hindi rin nila na-solve yun ni eh. Yung sinasabi okay, na ano? Hindi kami maka-in. Hi, hi, hi. Oh, nakita ko yung... Mayroon. Teka. Hello? Let me see. Hindi ko pa nababasa, te. Oh, mayroon na. Hello. Nakaano? Pero hindi ko na kanina yung sinabi ni ano na, is student or... Basta inano ko na. Agad. Ah. Nakikita niyo ba yung activity natin, ti Aryan? Ayan, nakita! Yes, meron oh. Ayan na oh. Hi! Welcome! Baka signal lang yan. Naka-join ako. Tama naman yung... Basta yan anong yung code. Code? Ma'am Aryan, anong code? Teka, tiny screenshot ko kanina. I-share ko. I2BLO. Baka nagkamali lang kayo sa code. Ayan. Salamat. Mayroon na siyang one student? Oo, mayroon na. Nakita ko na kayo. Included na po kayo sa class. So talaga, tama naman po sila na baka nga sa signal ang hina. Lalo na yung sa classroom ngayon, ay sa school natin ngayon. Medyo mahina. Ano, Ma'am Aryan? Code. Basta yung last code. Yung code ko lang. Ah, ito, nakita ko na nung saan ilalagay yan. Pinakasulat na class code. Sa Google ano? Oo, sa yung... Doon sa create, doon sa nag-umpisa, nag-umpisa, tapos... Ay! Lagay niyo mula umpisa nga. Pag mayroon din pong na-create ng class yung mga 4, 5, 6, pwede nyo rin pong i-share yung code ninyo at mag-join din po kami para matry po natin. Parang gusto ko rin po kasing mag-join. Basta i-ano mo yung class dun sa gilid, join class. Tapos may lalabas na code plus code. Eat, ano lang yun yun? Sa pala. Aryan. Yes. Sana ko teaching doon. Ano nalagay ko? Teacher, student. Okay lang po na teacher. Okay lang din po na student. Kayo lang po. Okay. Kasi mas maganda kong teacher na. Nakangay. Nag-recreate ka?
Mag-selfie din ako ng attendance for this evening. Habang kayo ay nag-join ng class. At yung mag-share din po ng code niya sa 456 para maka-join din. Hindi ko alam. Bye po. Saan dito? Ken? Hey, ano pipindutin? Ano yan, Miss Lian? Nakadrain ka na? Yes po, parang ang ayaw niya po ata gamitin yung DepEd account. Dapat ata email mo talaga. Yeah, email. Kasi ang ginamit ko po kanina is DepEd kaya hindi ako nakapasok. Pero ngayon tinry ko yung email mo po talaga. Nakapasok po ako. Diba, yung DepEd yung DepEd account. Nalabas ka ba dito? Tayo nag-create tayo ng account ng estudyante natin, ayaw yung DepEd account. Kaya ang dapat na gamitin natin yung Gmail account. Okay po. Oh, Gmail. Ayaw yun ng DepEd. Kasi pag DepEd, picture talaga yun. Number G, screenshot mo. Sige, screenshot mo. Para isend po sa ano, no? Opo. Sige, thank you sa mga naka-join na primary. May screenshot na lang po ninyo, parang activity, additional activity po ito ng mga primary teachers yung mag-join. Hindi ako nakasunod na. Yan, ang dami. Ang dami na. Yung mga ano po, kasama ko po sa intermediate. Hindi ko makita yung join class. Saan ba yun? Early. Sa upper right. Hi, come on. Kaya na. Pag, Sir Orly. Laking plus sign lang yun. Walang ibang plus. Kasi plus. Dinan ko sa GC, Sir Orly. Team B. Kung paano yung ano. Yung sa picture. Nakita ko nga dito sa laptop ko, hindi ko makita. Natakpan ng ano. I-minimize mo, sir, ng konti. Yung pagbilog na bilog yung ano. Ang tawag na square na square pala. I-click mo yun para medyo... Maliit. Lumiit. Evelyn, step by step nga. Tignan niyo po yung sa taas, yung bilog-bilog. Tapos may nakakita kayong plus sign. Click niyo yun. Yung plus sign. Saan yung nasa screen? Sa taas. Opo. Upper right. Miss upper Eric, right. Screen mo. Pwede naman siguro. Stop ko tong screen ko. Bahanapin niyo yung class ko. Ilagay mo lang ito. Tapos lalabas na po. Bilog-bilog. Ano bang bilog-bilog? Pindot nyo yung right nyo, Google Apps. May mga pindot-pindot doon. Pindot nyo yun. Tapos, diba? Mag-google ako, lalabas. I-open ko ang Google ko. Opo na. Dapat naka-login. Naka-login sa Google. Naka-login. So, open ko ang Google ko. Tapos, ano? Anong Google yun eh? Ano yun eh? Google? Huwag yung, may iba po ba kayong Gmail? May iba po ba kayong Gmail?
Gmail? Opo, kasi hindi niyo po magagamit ang at deped.gov eh. Pwede sa cellphone ito, Ma'am G. Siyempre, nasa Opo. Gmail natin. Sa cellphone, Opo, mas pwede. Pag cellphone, ano? Opo, pag mga bata, pwede po. Tayong teachers po ang mahihirapan pag sa... Diba, si Alonso, mag-sign in kayo sa ng Gmail nyo sa cellphone. Sa cellphone na lang kayo mag-open. Opo. Para ako. Ha? Kagaya na ating Marcia. Sa cellphone? Opo, sa cellphone na. Cellphone. Oh, tapos. Punta ko kay Google. Ano, click-click ko. HTTP? Ano na, Angie? Google? Ayan. Yes. Anong nahawakan ko na yung cellphone ko? Anong susunod? Wala pa. Ma'am Catherine, pinorward ni Madam Evelyn sa may ano, Team B po yung process kung paano. Kahit pinikson na. Tignan ko rin kung paano mag-join sa classroom using cellphone. Hindi ko pa mahanap classroom dito. Talagang kailangan kabisaduhin natin to talaga. Anyway, at least isa tayong kabisado ang Zoom, di ba? Okay. Actually, madali din naman tong Google Classroom. Sadya lang pong nangangailangan lang talaga ng malakas na signal. Kasi kung hindi malakas, hindi po makakapasok yung bata. Tulad po kanina, akala ko may problema talaga sa setting kaya hindi kayo makapasok. Tulad din po pala nung nangyari sa webinar sa EdTech na hindi po kami makapasok sa Google Classroom na sineset ng speaker. Kasi dahil po sa marami kami at dahil na rin po sa internet. Pero ngayon, umayos yung iba. Nakapasok po tayo. Thank you po. Sinatry ko lang din pumasok sa using my cellphone. Maarap yung dat-dat-dat sa cellphone. Oo nga. Hindi ko rin siya makita, Ate Arian. Makita sa cellphone yung dat-dat-dat. Where? Where have you been? Where are you? Google Classroom. Oo, saan kaya? Diyos ko. Siyang ako. Bali, Ate Arian, sa ano? Okay. Sa tawag dito? Sa cellphone, itatype talaga siya sa search na Google Classroom 1-2. Para tingnan mo, iba-iba pa rin sa laptop, iba pa rin sa cellphone, kolong. Opo, opo. Iba yung sa laptop. O yan o. Nakita yung sa cellphone. Tinype ko yung Google Classroom. Nakita ko na yung plus. Sandali. Pareha. Oh, yung may plus na dyan. Yan, nakita niyo yung plus? Yan ang pipindutin ko para mag-join ng class. Oh, mayroon na. Mas madali. Kaya nag-search mo pa. May I'm oh, oh. Unlike sa laptop, nandyan mismo. Pero pag sa cellphone, ita-type natin talaga sa search, sa toolbar. Hindi rin
sa taskbar pa lang. Pwede rin siyang install. Ano ito? I-join ako. Yeah. Ayan o, agi ko. Sir Orly, tignan mo to. Pagkatapos, join class, create class. So, ang gagawin ko, join class. Nang gawin nyo, join class. Join class. Opo, yan po yung code natin. Okay, anong gagawin ko? Continue ba? I-continue ko ito? Continue lang po. Kailangan i-check dyan, tapos... Sabi niya, create or join class. O, di join kayo na. Oo. Ayan po yung ano natin. Yung class? Ay, join. Opo. tapos, code. Opo, nandiyan na po sa screen natin yung code. I'm joining. Nandiyo-join na po yung ano ko. Tapos, join. Yan. Joining, sabi niya. Opo. Tapos ASEAN teachers. Ayan na, oh. Tapos mag... Yan, in na po ako sa ating classroom. Wow, naka-in na rin si Cheryl Ann. Pwede pong mag-share ng mga intermediate ka pa sana. Kasi... Ito po yung activity namin, mag-create. Oh, ito na. Sige na. Saan? Meron ba ako? Nakapag-hi na kayo, Nina? Nandiyan sa baba. Nag-hello ako. Tingnan mo nga, G. Tingnan mo nga dito. Ating screen. Ang dami na natin. Nang wala pa po kayo. Bakit wala pa ako eh? Nag-hilo ako dyan. Pasok na rin si Ate Arnie. Ako. Arian. Kaya. Nakahilo na ako. Ulitin nyo na. Wala pa kayo. Hindi. Saan? Write something. Share something. Opo. Mag-share something ka nga kayo ng... Nag-share something na ako. Sino pong kasama niyo dyan na? Hello, mga bito. Tapos, post. Opo, post. Sabihin niyo po ng post. Ito, yung kalabiting ko yung post dito. Opo na. Bakit? Hindi siya share. Tapos add or post? Post po, post. Post ng post. Posting, kanto. On. Nagay si Rinang. Hello mga beautiful. Bakit wala pa rin? Posted, kanto lang si Rinang na. Baka posting pa rin. Ito, dito yung sa add class. Sa baba na add class. Comment. Ito? Tingnan mo nga, Chi. Wala pa kayo ng... Wala pa rin! Tingnan ko lang kung na... May namin. Meron na? May na? Hindi ko pa nakikita si Ninang dito. Catherine. Ayusin yun, Aya. Ay, meron na. Baka ako lang kasi yung... Baka mabagal ang reception ko. Ito naka-ano. Ito. Ito. Sinasabi ko sa inyo,
Wala pa ito. Oh, meron na. Oh, meron na. Meron. Kumakita. Ayan, meron na. Meron na. Congratulations. Hello? Kayong. At least I tried. One, at least wala. At least na-try po natin first time. Kasi nung webinar nga po, hindi rin po ako naka-join. Sige. Maraming module bang gagawin mamaya? Opo, module po. Mag-print po kayo. Picturean nyo po yung sarili nyo nang... Wala akong aklat. Mag-end na lang po tayo ng 11. Kung para gumawa na lang po tayo ng mga output. Ulitin na lang po natin yung output making. Sa primary po, ay mag... picture po sila na nag-print na po sila ng kanilang modules. Parang din po nila lahat ng downloaded modules po nila. At ito na po, yung pag-join po nila ng class natin ay isa na po sa output natin sa seminar na to. Ang intermediate kaya ko ay mag-create po ng class ninyo sa Google Classroom. Mag-create po kayo ng class ninyo at yung picturean din po natin niya. Code po ninyo. Classroom code. Tapos, dalawa po ang ating activity rin na intermediate. Mag-host po kayo ng meeting sa Zoom. Yung link po, isi-send po ninyo, i-screenshot po ng FASI. Parang sasabihin po, Orlando Pantalyon has invited you to this Zoom meeting. Here are the codes, mga ganon. Yun po yung screenshot. Parang katulad ko po, nung nagpadala po ako ng link sa nating ito, nakalagay po, Virgie Santos is inviting you to join. Parang yun po ang magiging output ng mga intermediate na po matest ang ating skill na kaya po nating mag-host ng meeting gamit ang Zoom. At pangalawa, sabi ko nga po kanina, yung pag-create po ng class sa Google Classroom. At yung experience nito ay kanya-kanya na lang po tayong mag-explore. Pag hindi po natin alam, pwede po tayong mag-YouTube o balikan yung webinar kung saan natackle po ang Google Classroom sa EdTech. So, at least natapos po. May questions pa po ba tayo sa modalities, sa different alternative delivery modalities? Ay. Questions pa po. Ngayon na po yung time. Meron pa po tayong 8 minutes na pag-uusap-usap. Kasi at exactly 11, tatapusin na po natin yung meeting natin today para meron po tayong chance na 11 to 12 na mag-create. Medyo mahirap po kasi ang pag-create dahil po sa internet access para mabigyan po kayo ng time. At para rin po mabigyan ng time ang aking mga FASIs kasi medyo mahirap ang aming gagawin na pag-ano ng mga output natin dahil po napakarami. Pagkukulage po. At alauna, pwede pa naman pong ituloy ang ating output at gawin po yung mga iba-ibang bagay pa po na nakaatas po sa atin. Okay, my questions po and clarification sa ating different modalities. Ano po ba lahat yun? Yung lima? Ayaw? Ayaw? So, kung wala na, babalik ko na lang muna. Maayos po ba tayo lahat?
to stop sharing lang muna para sa ating pagkakaroon ng forum for 6 minutes. Wow, nakapag-send si Madam Donya ng kanyang classroom. Ayan, pag-join sa classroom. Kung wala na, ibabalik ko ng screen sa ating MC. I-close muna ang ating program at asahan na lang po namin ang output ng lahat para mabigyan din po kami ng chance na ayusin at pag-aralan kanya-kanya individually yung Google Classroom. Maganda po iyon. At uulitin ko po, ang Google Classroom ay magagamit po sa synchronous, lalong-lalo na po sa asynchronous. Kasi po, ang Google Classroom, pag nag-send o nagbigay pa po tayo ng link ng modules po doon, masiset, magkakapag, ano, may chance po doon, may icon po doon na pwede nating iset yung deadline ng submission or yung pagtapos po ng module na yun. Kaya maganda po yung Madam MC, ikaw na. Hindi marinig, Madam Chi? Hindi marinig? Thank you, Ma'am G. I now formally close the program. Thank you and God bless. Okay. Thank you sa lahat and happy working. Bye-bye.